Hello guys, Joel Noval here. So in this video, pag-uusapan natin paano luludan ang load wallet ng Unified Dealer at ang load wallet ng Unified Retailer para sa mga loading business natin, no? Both online at saka offline na loading business. Okay, stay tuned, don't stay out. Learn before you earn. Hello, welcome po sa lahat, no, dito sa new channel natin, Learn Unified with Joel. Okay? So learn before you earn. So papakita ko na po sa inyo kung paano luludan yung load wallet ng Unified Dealer at saka yung load wallet ng Unified Retailer. So unahin natin ngayon yung load wallet ng Unified Dealer. So ipakita natin, kumbaga sa Unified kasi yung mga dealer pwede rin magkaroon ng loading business. So kung ito yung account ng Unified Dealer, login lang siya sa Unified account. So, hindi ko nito toko yun. Alam nyo na yun, no? So, itong load wallet na to, para po to sa loading business natin. So, as a dealer. Kasi iba din yung load wallet ng retailer. So, kung paano punduhan, paano 382 yan ngayon, Joel? So, halimbawa, mag-example tayo. Ipakita natin na paano mag-fund dyan. Pupunduhan natin yan ng 100 pesos. Dagdagan natin para maging 482 na siya. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung menu. Tapos dito sa remittance, tapos send, tapos click nyo lang yung convert to load fund. So amount, lagay natin yung 100, okay, tapos yung password ninyo, tapos submit. So success na siya, click mo lang okay. So pag refresh natin dito, naging 482. So dapat lang may laman yung e-cash para i-transfer natin dito. So, lahat naman galing sa e-cash. So, ganun kabilis kung paano maglagay ng pondo, no, sa load wallet natin as a Unified Dealer na magluloading business. Okay, so ngayon, pwede ka na magbenta ngayon nandito. Punta ka na ngayon ng remittance. Go to, punta ka na ngayon ng loading, tapos A-loading. So ngayon, pwede na kayo mamili dito kung smart ba, globe, or sun. So later video, pakita natin no, paano mag-process ng mga load, nung magbebenta na ng actual na loading. So separate video po yan, wala po yun sa topic natin today. Okay, proceed tayo. Itong load wallet na to, pwedeng online. Pero kung yung mobile ninyo as dito, click nyo yung account. Yung mobile number dito na nakalink sa account ninyo as a dealer, kung gusto nyo yung offline loading natin, may separate video tayo dyan, yung load wallet na to, pwede nyo na rin gamitin doon sa offline loading natin, yung video na pinakita ko sa mga previous video. Yung mga nagtatanong kasi, paano daw luludan? So, kung ano lang laman ng load wallet ninyo as a dealer, yan, pwede na kayong magbenta ng load, kahit offline pa yon. Okay? So, ngayon, next video natin, pakita na natin yung retailer. So, para sa retailer, magla-log out muna ako para luludan natin ngayon yung isa sa mga dami ko na retailer account. Okay? So, dapat lang, para makalagin tayo sa ating retailer account na ginawa previously, yung account ng Facebook na na-register natin, dapat nakalagin lang yun. Tapos, click na natin yung Unified. Tapos, sign in using Facebook na tayo. Ito yung retailer account for online. Kasi mamaya, yung iba nalito doon sa offline. So, explain din natin yun. Actually, same lang naman yung load wallet ng online tsaka offline. Yung mobile app lang na gagamitin natin is yung offline loading. Okay? So, ngayon, ito na yung retailer account natin. Close lang natin itong advertisement. So, cancel natin yan. Wala siyang laman na load wallet. So, hindi ako ngayon makabenta dito sa loading, tapos e-loading. Hindi ako ngayon makabenta ng mga smart globe kasi pag naglagay ko ng amount dyan, insufficient balance tayo. Mag-i-error. Okay? Saglit ha, testing ko muna international kung okay na. Wala pa international. So, ngayon, since hindi makabenta, pupunduhan natin yung load wallet na to. So, dapat meron siyang kahit
30, so palitan natin, lagyan natin ng, lagyan ko ng 30 sample. Okay? So, para malagyan natin yan, kailangan natin itong retailer account niya, yung registration code ng retailer. So, susulat ko muna sa papel kasi mag-switch tayo sa dealer account ko, papasahan natin siya ngayon. So, nag-start siya ng UF 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, apat na 0, 2, 4, tapos 3, 8, 8, 4, 4. So, sinulat ko na sa bullpen. Ito sa papel pala, gamit yung bullpen ngayon. Luludan na natin yan ngayon. Okay? Luludan na natin. Paano luludan as a dealer? Logout natin yan. Kasi yung dealer, maglalagin lang siya dito. Sa, ito, ang kanina. So, pag nag-login na yan, punta tayo dito sa menu dito sa taas. Tapos, transfer e-cash fund. Tapos, ito ngayon, lagay natin dito yung range code, yung UF 1234388844. Diba? Tapos, halimbawa, okay, successfully validated record. So, okay yan. Ngayon, yung amount, ano ba magkano ito testing natin. So, depende na po yan sa inyo, no, kung kano amount. So, for the sake of this video, sample tayo ng 30. Okay? Tapos, lagay natin yung password. Submit. Okay, so successful na siya. Ngayon, pag nag-switch tayo ngayon, log out natin, pag nag-switch tayo doon sa retailer account, sign in yung sing Facebook, nakalagin na kasi yung Facebook ko. So, dapat yung load wallet, may laman na siya, o, di ba? Bilis. Just close lang natin yung advertisement. O, ganun lang. Pwede na tayo ngayon magbenta ng mga load. So, it's either online, gamit dito. Tapos, i-select mo yung loading, tapos i-loading. So, pwede ka na ngayon magbenta ng 30 na smart kasi may fund na tayo eh. Di ba? So, ganun lang kadali. Okay? So, ganun lang. So, yung sa offline naman, offline natin, kung gagamitin mo to, kung yung account number na to is, yung account mo dito is nakalink, yung niregister natin dito. Kung yun ang gagamitin natin na SIM card para doon sa offline loading natin na video, yung ginawa ko previously, kung gusto nyo malaman paano yung offline app. So, since may laman na 30, ibig sabihin, pwede ka na, basta ilagay mo lang yung SIM card. Sundin nyo na lang yung video ko doon previously. About sa offline loading. About sa unified offline na app. Okay? So, may papakita pa ako last. Baka malito kayo, no? Nakita ko lang din kanina. So, mag-login lang tayo dito. Papakita. I-explain ko sa inyo itong isa. Baka malito kayo dito. So, close natin. Dito kanina kung paano mag-fund, fund request, transfer e-cash fund. So, ito, dito natin nilagay yung retailer na registration code. So, meron din dito dealer side code. So, ibig sabihin, ikaw, pwedeng, as a dealer, iba merong load wallet dito kanina. Minsan kasi ito, may load wallet. Minsan, wala ka ng, wala silang e-cash. Yung ibang kakilala nyo na dealer, walang e-cash. So, kunin mo lang yung range code nila. Limbawa ito, G49. Kunin nyo lang yan. Yun ang ilagay nyo dito, yung range code nila. Tapos maluludan nyo na din. So, dealer na sila ng Unified. Kung wala silang e-cash, pwede nyo rin silang loadan. So, mag-start na yan sa G495678 kung ano yung dealer. So, ganun lang din yung gagawin. Tapos, dito ka na ngayon sa amount. Tapos, password. Submit mo lang. So, dito sa system na to, dito, pwede kang mag-load
magbigay ng load wallet, it's either sa kapwa dealer or sa unified retailer. At the same time, kung gusto mo yung loadan yung sarili mong load wallet, hindi mo kailang gamitin yon. Dito ka ngayon sa remittance, tapos send, tapos convert to load fund. Kung sarili mong load wallet. Okay? Kasi kung ibang dealer yon, ito ang gamitin nyo. Yan. So, yun lang po. So, kung meron pa kayong mga katanungan, comment lang kayo. Tapos, sagutin natin yan sa ibang mga video or sa comment mismo, no? Comment section ng YouTube or Facebook. Maganda pag sa YouTube kasi mas makikita ko kagad. Kasi pag sa Facebook, madami nang nag-share. Di ko na ma-monitor kung sino yung mga kailangan ni assist. Okay? So, learn before you earn. So, don't forget to share, to like, to comment, to subscribe, and hit the bell notification button para updated kayo sa ating mga new videos.